Hello, hello mga ka-shopaw! Abay, na-miss nyo po ba akong magluto dito sa labas ng bahay? Ay kung ganon, ay tara na nga ni at samahan nyo akong magluto ng ginataang katmon, alabi ko lanang, shopaw! At para simulan nga yan, ay nanguha na rin nga kami dyan ng katmon. Yung pinsan ko na rin nga pala ang umakyat dyan sa puno. At syempre, si ka-shopaw ay nandyan lang sa baba at tagasalo lang ng mga nakukuha. Ito na rin nga pala yung nakuha namin mga ka-shopaw. Iilan nga lang pala yan. Ay paano baga kasi hindi namin napansin na may bahay pala ng tabuan dun sa puno. Ay sus man! Bigla nga ning napatalon itong pinsan ko at kinagat na daw siya sa likod. Pagbalik nga pala namin ng bahay mga ka-shopaw ay nilinisan ko na rin yan. Bale tinanggal ko lang pala yung ibang balat na nasa ibabaw. Nung nakaraang linggo ko pa nga balak magluto nito mga ka-shopaw. Ay kaso lang nga ni, wala pang bunga yung puno, puro bulaklak pa lang. Naalala ko pa nga ni dati mga ka-shopaw nung mga bata pa kami. Kinakain kasi namin yan, kaya nag-uunahan baga kaming manguha niyan tapos sinasawsaw lang namin sa asin. Nakikita ko nga rin sila mama at sila mami kapag nagluluto. Abay, inilalagay baga ang katmon sa ginataang isda. Kaya ngayon ay ganong luto ang gagawin natin mga ka-shopaw. At sa mga hindi nga po familiar dito ay ito nga po pala ang katmon fruit. May mga benefits nga rin po pala ang pagkain ito. Tulad ng antimicrobial, anti-inflammatory, analgesic, anti-diabetic, and hypoglycemic properties. Kaya kung merong puno ng katmon sa inyo mga ka-shopaw ay manguha na kayo ng bunga. Pagkatapos ko rin nga palang linisan yan ay pumunta na rin ako kila mama para manghingi ng nyo. Ay sus na yan at maralaki na naman ang braso sa pagkudkod niyan ay. Pero para sa akin ay okay lang magkudkod mga ka-shopaw. Basta ganitong tanawin ang makikita sa labas. Ayan at sinimula na nga ni ka-shopaw ang pagkayod. Abay, may iba pa bagang kayod mga ka-shopaw? Yung kayod kasi ng buhay namin ganito. Ay sus na yan. Abay, magkaiba pala talaga ang kayod ng buhay sa kayod ng nyo. Ayan at sumagot nga agad itong nyog. Pagkatapos ko nga palang kayurin yan ay bumalik na rin ako sa bahay. Yan nga pala ang isda na nabili ni daddy. Bale, tatlong peraso nga lang pala ang gagataan natin dyan mga ka-shopaw. Medyo matinik nga pala itong isda na ito kaya ipiprito ko na lang yung iba. At katulad ng ginagawa ko palagi, kapag magagata ng isda ay ayan at ginaganga ko muna. Abay, tingnan nyo nga ni mga ka-shopaw at pagkasarap-sarap talaga ng hangin dito sa labas. Nung natuyo na rin nga pala yung suka ay sunod ko na rin inilagay itong gata. Naalala ko pa nga ni dati mga ka-shopaw nung mga bata pa kami. Sinasama kasi kami ni mama sa ilog para maglaba. Tapos syempre yung iba kong kapatid tapos mga pinsan ko mauuna na sila sa ilog. At dahil ako yung tagasaing ay syempre maiiwan ako. Ay sus na yan, parang ayaw lang naman talagang maglaba ni ka-shopaw ay. Alas 10 pa lang nga ni ng umaga ay naghahatid na kami ng pagkain sa ilog. Abay, dapat lang talaga na maghatid na at nang makatulong-tulong naman baga na magpukpok ng dami. Man ko baga kila mama dati mga ka-shopaw. Tuwing malaba kasi sila ay daladala baga yung makinis na kahoy na pamukpok doon sa mga dami. Ay sus na yan. Tapos syempre ngayon at may washing machine na ay bihira na bagang makalaba sa ilog. Abay, hindi na pati masarama yan na maglaba sa ilog at mga dalaga na. Ay sus na yan. Ayan at napahaba na nga ang kwentuhan natin mga ka-shopaw. At dahil luto na rin nga ay ito na nga pala ang ginataang isda na may katmon alabi ko lanang shopaw. Ito na rin nga pala yung ibang isda at prinito ko na. Tara na nga at maghain at nang makakain na. Hanggang dito na lang mga ka-shopaw. Kain na rin kayo. Maraming salamat sa panonood. Bye-bye!